Magandang araw mga green-minded! Nais nyo bang maging negosyante ng itlog? Gusto nyo bang maging wholesaler at reseller? Alamin natin ang process sa video na to. Pero bago ang lahat, kung first time mo sa ating channel at gusto mo ng mga ganitong klaseng videos, pakihit mo na ang like at subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. What's up mga green-minded! Another video na naman tayo today. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi kung anong oras nyo man ito napapanood ngayon. So for this video, papunta tayo ng San Jose, Batangas. Sa mga taga Manila at South Luzon na nais pumasok sa negosyo ng pag-iitlog, gusto nyo maging distributor, reseller, wholesaler ng mga fresh eggs at nag-iisip kayo kung saan nga ba kayo makakabili ng mga murang itlog na direct from the farm, para sa inyo ang video na to. Ano nga ba ang egg distribution o egg wholesaling business? Ang egg distribution business ay isang uri ng negosyo na kung saan bumibili ka ng itlog sa direct layer farm, tapos binibenta po ito sa mga resellers o kaya naman direct consumers. Handa ka na bang maging isang egg distributor? Tara, samahan niyo ako sa Batangas City para malaman natin ang unang step sa pagiging egg distributor. Time check, 1:30 ng hapon at nandito na tayo mismo sa Batangas City. So, bakit dumiretso tayo sa Batangas City? Dahil ituturo ko sa inyo ang isa sa mga technique para hindi kayo masayangan ng oras, hindi kayo masayangan ng diesel na mag-ikot at maghanap ng farm. So kung hindi nyo kabisado ang mga farms sa Batangas, pwede kayong pumunta sa Provincial Veterinary Office nila na located sa Batangas City para humingi kayo ng list ng mga farms sa buong Batangas Province. Ang Provincial Veterinary Office ng Batangas ay located sa Diversion Road, Bolbok, Batangas City. Dito natin kukunin ang listahan ng mga farms na kakailanganin natin para malaman natin kung saan tayo bibili ng mga itlog. Quick update lang guys, so nandito pa rin tayo sa Provincial Veterinary Office at nakausap natin mismo yung provincial veterinarian nila na si Dr. Romilito Marasigan. Good thing here is that very accommodating mismo yung provincial veterinarian ng office na ito. And aside from that, meron tayong nakuhang mga freebies. Ito, nung tinanong ko sila, akala ko binabayaran itong mga pamphlets na to, sa mga educational pamphlets siya. So free lang ito na nakukuha dito sa office ng provincial veterinary. So meron mga pamphlets, I think galing sa ITCPH, mga brochure, yung mga informative brochure. Ito makapal ito, about pig husbandry, more on mga pagbababuyan. Pero meron din naman silang ayan, katulad ito, duck farm, goat farm, ang poultry. So napakarami nitong mga pamphlets nito. Ayan, so shout out sa Provincial Veterinary Office ng Batangas at kay Dr. Romel Marasigan. Pag meron ka ng copy ng farm lease, pwede ka nang mag-ikot para maganap ng chicken layer farm. Samahan nyo ako sa 5J Agri Farm ng Barangay Salaban, San Jose, Batangas. Ayun guys, so nandito na tayo sa Barangay Salaban, San Jose, Batangas. 10 minutes away to pag exit nyo ng Ibaan sa Star Tollway. And maniwala kayo sa hindi, isa to sa mga barangay na mas marami pa ang nakatirang manok at baboy kumpara sa mga tao na nakatira dito. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa 5J Farm. Isa to sa mga farm na pwede nyong puntahan kung bibili kayo ng itlog. Ang 5J Agri Farm ay located sa Barangay Salaban, San Jose, Batangas. Meron silang around 50,000 heads of chicken layer or ready to lay chicken. Pwede nyong hanapin si Ma'am Marites upon arrival nyo sa farm para sa mga inquiries. Ito yung sample ng nabili nating itlog sa 5J Farm.
So, ang tray na ito, ito ay assorted bata kung tawagin. Ibig sabihin, ang mga itlog na ito ay itlog na mga batang RTL o ready to lay na chickens. Pag sinabing assorted matanda, yun yung mga itlog na galing sa mas matandang RTL o ready to lay chickens. Ang pinagkaiba ng dalawang tray, ang assorted bata ay assortment siya ng small, medium at large na mga itlog. So meaning, magkakaiba ng sizes ito. Ang kagandahan dito, meron kayong pagkakataon. Pag bumili kayo ng assorted bata, madalas na madalas, makuha kayo ng medium, makuha kayo ng large, makuha kayo ng small. So masosort nyo yun. Pag bumili naman kayo ng assorted matanda, combination yun ng large, XL at jumbo. Another thing na dapat tandaan ay dapat pagbibili tayo ng itlog, meron tayong dalang sariling tray. Pag wala naman ay mayroon tayong option na magbayad ng additional 5 pesos para sa provided nilang tray. Kaya naman, mas makakamura kayo pag meron din kayong kilalang direct supplier ng egg tray. That's it for today's video mga guys. Hopefully natuto kayo sa video natin ngayon. At see you sa mga susunod nating videos. Happy farming!